Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Agatha nang sabihin niyo ni Gavin sa kanya. Ramdam din niya ang biglang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Daan-daan siyang inikot ni Gavin paharap sa kanya. Di magawang tumay diretso ni Agatha sa mga mata ng kanyang asawa. Agatha, mababaliw na ako sa totoo lang. Hindi ko alam kung ano ba itong nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag. Napahinto si Gavin sa pagsasalita nang biglang sumigaw si Dexter sa di kalayuan. Agatha, hinahanap ka ni Richie? Otomatikong nilingon siya ni Agatha. Inayos muna niyang kanyang sarili bago salubungin si Dexter. Naiwan si Gavin sa ilalim ng puno ng antipolo na nakakuyom ang mga kamao. Masusuntok ko na talaga itong si Dexter. Nananadya na ata to eh, sigaw ng isip ni Gavin. Nasaan si Richie? Tanong ni Agatha habang lumingaling nga sa paligid. Ngumiti lang si Dexter sabay kamot ng kanyang batok. Dexter, akala ko ba hinahanap ako ni Richie? Kunot noong tanong ni Agatha. May halong pagkainis ang tono ng boses niya. Ang totoo niyan? Tumaas ang kilay ni Agatha nang bigla huminto si Dexter sa pagsasalita. Nakatitig lang siya diretso habang hinihintay ang sasabihin ni Dexter. Ang totoo niyan, Agatha, ayoko kasing nakikita ka nakasama mo si Gavin. Nakatungong sa ni Dexter. What? Gulat na reaksyon ni Agatha. Tatapatin na kita, Agatha. Gusto kita at nagsiselos ako kapag nakay Gavin ang atensyon mo. Matagal na ako may pagtingin sa'yo. Siguro naman aware ka doon? Tinitigan ni Dexter ang mga mata ni Agatha. Natigilan si Agatha sa sinabi ni Dexter. Umiling si Agatha at lumakad papalayo kay Dexter. Agatha! Agatha! Tawag ni Dexter habang sinusundan ang mga yabag ni Agatha. Lalo pang binilisan ni Agatha ang kanyang paglalakad. Naguguluhan siya at nabigla sa bilis ng mga pangyayari. Tumakbo siya para makalayo kay Dexter at nang makalayo-layo na siya, binigalan niya na ang kanyang paglalakad. Hinihingal siya pero dire-diretso pa rin ang kanyang paglalakad. Agatha, masyado ka kasing maganda. Ayan tuloy, problemado ka. Turan niya sa kanyang sarili. Bahagya siyang tumigil sa paglalakad, naupo sa may damuhan. Napangiti siya na masulyapan niya ang malawak at maberdeng paligid. Napakapayapa. Kakaunti lang ang tao roon at katulad niya. Nakaupo rin sila habang pinagmamastan ang kapaligiran. Humiga si Agatha sa Bermuda grass at namangha siya sa ganda ng kalangitan. Di niya na maalala kung kailan siya huling nakapasyal sa ganong klase ng lugar. Naiisang tagapagmana, si Agatha, kaya't nag-aaral pa lamang siya ay alam na niya ang kanyang magiging kapalaran at yun ay magpapatakbo ng kumpanya. Ang humarap araw-araw sa mga taong may mataas na pinag-aralan at mithiin. Ginugol niya ang kanyang kabataan sa pag-aaral ng Business Administration. Palagi siyang nangunguna sa kanyang klase at kailanman di niya binigo ang kanyang Papa Herbert. Pagkatapos na ng koleho sa Pilipinas, lumipad siya patungong States para magmasteral at magdoctorate. She learned to live on her own back then. She did not accept any money from her parents. She is indeed a firm, independent woman. Napaidip si Agatha na ilang minuto. During a short period of time, naramdaman niya maging malayang malaya sa kanyang alika ang magigante. Mama, Papa, miss na miss ko na po kayo. Kasabay ng pagsambit noon ang pagpatak ng kanyang luha habang nakapikit. She stopped crying when she felt that someone is watching her. Nakumpirma niya ito nang biglang may nagpunas ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ko alam na hobby mo palang umiyak habang natutulog. Natatawang sambit pa ni Gavin. Alam niya kung sino nagmamayari ng boses na iyon. Kaya't mas pinili niyang hindi imulat ang kanyang mga mata. Napagod ako, kakahanap sa'yo. Buti na lang at dinala ako ng mga paa ko rito. Naratili pa rin nakapikit si Agatha dahil hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang mga posibleng itanong sa kanya ng kanyang asawa na si Gavin. Agatha, I don't know kung anong ginawa mo sa akin, pero simula na magpunta akong States, simula nung malayo ako sa'yo, weird things start to happen. Bumuntong hininga si Gavin at tumingin na akala niya ay natutulog nang si Agatha. Nung magkasama tayo sa iisang bubong, walang naman ang panalangin ko kundi ang makalaya at makalayo sa'yo. Kinamumuhian kita dahil sinira mo ang akala kong pinaka-importanting parte ng buhay ko, ang maikasal kay Janice. Tinaga ko sa kokote ko na kahit kailan hindi kita mapapatawad. But everything changed when I learned na best friend mo pala si Era. Hinawakan ni Gavin ang pisngi ni Agatha. Nang tumuling muli ang luha nito, agad niyang pinunasan ng panyo. Back then, I realized your reason kung bakit mo ako pinakasalan.
You don't want me to be happy with the girl whom I love after Era. I am sorry, Agatha. Ihingi mo rin ako ng tawad kay Era. Garalgal pang saan ni Gavin. Agatha can feel his sincerity habang nagsasalita. She does not want to open her eyes to hear his words more. Whether you believe it or not, I feel so guilty until now because of her death. I did not kill her, pero aware ako na akong rason kung bakit siya nagdesisyon na tapusin na ang buhay niya. I thought na makakaya kong itago sa lahat yung nararamdaman at iniisip ko, pero eto ako ngayon, nag-open sa'yo. Sa tao na hindi ko akalaing magiging komportable ako na ibahaging nila naman ang isip ko. Dinig na dinig nila ang pagkunin ng mga ibon sa paligid. Ramdam na ramdam nila ang bawat pagdampi ng hangin sa kanilang balat. I know how painful it is to lose someone you love. Can't understand how you feel towards me and Janice. I understand your anger, but I want you to know my side story kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Bumuntong hininga si Gavin bago muling nagsalita. She cheated on me. Mahal na mahal ko siya before that happened. Tulad mo, pain and wrath changed me. I became someone I hate to become. Kumanti ako by flirting with Janice until I fall in love with her. Nung una, I feel ecstatic kasi nakaganti na rin ako sa wakas dun sa babaeng nanloko rin sa akin. I continued being with her kahit alam ko sa sarili ko may iba na akong mahal. Not until I can't take it anymore. That day, I decided to tell her the truth. Inamin ko na sa kanya na alam ko ang ginawa niyang panluloko sa akin. At inamin ko rin ang kasalanan ko bilang fiancé niya. After ko makipaghiwalay sa kanya, ganoon na ang pakiramdam ko. At nakalaya na ako sa guilt na nararamdaman ko. Akala ko nga magiging maayos na ang lahat after that. Na makaka-move on na ako. Makaka-move on na siya. I didn't see it coming na magpapakamatay pala siya after ng breakup naming dalawa. Gavin's voice started to crack. His tears started to flow on his handsome face. Gusto siyang yakapin ni Agatha pero mas pinili niya na hindi bumangon. Di akalain ni Agatha na totoo pala ang mga sinabi sa kanya ni Janice nang una naglokoy ang kaibigan niya. She feels sorry towards Gavin dahil sa kagaspangan ng ugali niya. Alam niyang sumobra ang pagiging maldita at trigon niya sa kanyang asawa na magsama sila sa isang bubong. Naisip kong magiganti sa'yo dahil sinira mo kami ni Janice. But after realizing things, after reflecting on my actions before, I chose not to do it anymore. Pinapatay ng paghihiganti ang pagkakataon natin maging masaya at maging malaya. Sana narinig mo ang mga sinasabi mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Agatha na bigla siyang hinalikan ni Gavin sa kanyang noo. I have understand where you're coming from, Agatha. Inago nila ang mga bagay na dapat ay sayo. Pinagtaksila nila ang papa mo. You have the power to avenge your loved ones, to reclaim what is supposedly yours. Pero Agatha, isn't it more practical kung pag-iigihan mo nilang na mas mapaganda ang buhay mo kaysa pag-aksayin mo sila ng panahon? Matalino ka, resourceful, at higit sa lahat alam ko, mabuti ang puso mo kahit na ganyan ang pinapakita mong ugali. You can achieve anything that you lay your eyes off. Di na nakatiis pa si Agatha at iminulat na ang kanyang mga mata. I don't need your opinion, Gavin. Malamig niyang sambit. Tinitigan lang siya ng diretso sa mga mata ni Gavin habang kinakalkula ko noong tumatakbo sa isipan niya. I will do anything I want at walang makakapigil sa akin, meski pa ikaw. Tumayo si Agatha at pinagpagan ang kanyang itim na dress. It's nice to know what's running on your mind, pero buo na ang desisyon ko. Hindi ko sila hahayaan na maging masaya. Niyakap bigla ni Gavin si Agatha matapos itong tumayo sa pagkakahiga sa damuhan. Nandaki ang mata ni Agatha sa ginawang iyon ng kanyang asawa. Don't move! Malambing pang utos ni Gavin. Di maintindihan ni Agatha ang sensasyon na kanyang nararamdaman. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nabibingi na siya sa napakalakas na tibok ng puso niya. Nagpupumigla siya pero hindi siya nakawala sa maskuladong mga braso ni Gavin. I said don't move, giit ni Gavin. Bakit mo ba ginagawa ito, Gavin? Naguguluhan pang tanong ni Agatha. Seriously, you have no idea? Inalis ni Gavin ang pagkakayapos niya kay Agatha. Inawakan na lamang niya ang kanyang asawa sa balikat.
Nakataas pa ang kanyang kilay habang walang kakurap-kurap na nakatitig kay Agatha. Iniwas pa ni Agatha ang kanyang mga mata sa mata ni Gavin dahil pakiramdam niya, hinihila siya ng mga ito para halikan ang labi niya. Ko ano man ang narinig mo kanina? Galing lahat yon sa puso ko. Hindi ko alam kung narinig mo bang lahat o hindi. Mahina pa ang usal ni Gavin. I heard it all, asik ni Agatha habang iniiwas pa rin ang kanyang tingin kay Gavin. Napapitlag siya na bigla siyang hilahin ni Gavin papalapit. Sobrang lapit na nila sa isa't isa kumpara kanina. Dinig na dinig niya ang tibok ng puso ni Gavin na alam niya ang lakas ng tibok niya. Dinig pa rin ang kanyang asawa. Look at me in the eyes, mahimbing na wika ni Gavin. Di na nagpatinag si Agatha at iniwas pang lalong kanyang mga mata na nasa harapan niya na. Gavin carefully turned her face towards his while holding her chin. Wala nagawa si Agatha kundi ang titigan si Gavin sa kanyang mga mata. I don't tolerate bad behavior, pero dahil ikaw si Agatha de Vera, handa akong magbulag-bulagan. Kung gusto mo talagang maghigante, Kina Del Mundo at Karina, susuportahan kita. Tutulungan kita kung ano man ang hihilingin mo sa akin. Ipangako mo na lang na hindi ka sasaktan ng kahit na sino. Maging maingat ka sa lahat ng oras. Pulang apoy ang pisngi ni Agatha bilang tugon sa sinabi ni Gavin. Niluhod niya na malakas sa pabango ni Gavin at nilaman siya ng mapangakit itong tingin. Di siya makapagsalita kahit isang salita. Nakatingin lang siya sa lalaking pinakasalan niya para magigante. Agatha, inihintay ni Agatha ang confession ni Gavin pero nadismaya lamang siya sa lalaking pinakasalan niya para magigante. Agatha, inintay ni Agatha ang confession ni Gavin. Tara, bumalik na tayo sa Palace Costa. Nakangiting aya ni Gavin. Gavin, bakit kaya nang lumalabas sa bibig mo? Hindi ba at aaminin mo na sa kanya ang nararamdaman mo? Sigaw ng isip ni Gavin habang nakatitig kay Agatha. Aakayin niya sana si Gavin ni Agatha, ngunit hindi niya nagawa dahil nakakross arms ito. Ramdam din ni Gavin ang malalalim na tingin ng kanyang asawa sa kanyang likuran. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong di maganda? Bakit ba pakiramdam ko may galit sa akin si Agatha? Gavin thought to himself. Na makarating sina Gavin at Agatha sa Palace Costa, agad silang sinalubong ni Dexter. Nakakunot ang noon niya habang magkasalubong ang kanyang dalawang kilay. So, magkasama pala kayo. Mapait na sabi ni Dexter habang tinignan na masuma si Gavin na ngayon sumisipol-sipol lamang. Inikot pa ni Agatha ang kanyang mga mata at iniwan ang dalawa na tila walang nakikita kundi ang isa't isa. Hindi man lang na malayo na Gavin at Dexter na ang pag-alis ni Agatha. San mo ba nakita si Agatha? Inis pang tanong ni Dexter. Bakit akong tinatanong mo? Eh di ba kasama mo siyang umalis kanina? Nag-usap pa kami habang sinabi mo hinahanap siya ni Richie. Balik na tanong ni Gavin. Mababakas ang pag-iyamot niya kay Dexter sa kanyang mukha. Anong hinahanap ko? Hindi nga ako umalis ng Palace Costa eh. Napaningos ang dalawa nang biglang sumulpot si Richie sa likod ni Gavin. Nananagdilim ang paningin ni Gavin kay Dexter. Hindi ko alam na barbero ka pala, Dexter. Natatawang sambit ni Gavin. Tumaas ang kilay ni Dexter. Magaling ka pala na gumawa ng kwento. Dagdag pa ni Gavin. Guys, relax. Masyado yatang mainit ang mga ulo ninyo. Natatawang untag ni Richie. Sinanyasan ni Richie ang kanyang mga tauhan na makita niyang nagkakainitan na ang dalawa. Dinistansya ng kanyang mga tauhan si Gavin at Dexter sa isa't isa. Tila may kidlat na lumalabas sa kanilang mga mata tuwing magtatama ang kanilang mga paningin. You need to stop arguing. Makinig kayong dalawa. Bukas na bukas dadalhin natin si Agatha sa training ground. Ano? Magkasabay pang reaksyon ng dalawa. Nagkatinginan na naman sila na masama. Agatha requested me na turuan siyang lumaban. Gusto niya na matutong gumamit ng baril at baka iba pang armas sa pakikipaglaban. Pagsasalaysay ni Richie. Masyado pang maaga para doon, Richie. Seryosong wika ni Dexter. Kailangan pa niyang magpahinga. Hindi biro ang mga pinagdaraanan niya. Pagsang-ayon naman ni Gavin. Napaumis si Richie sa tinuran ng dalawa. Marahil magkaribal sila at di magkaige, pero pagdating sa kapakanan ni Agatha, nagkakasundo sila. Fine, fine. Wala naman ako magagawa kung di kayo sang-ayon. Parehas total wala namang dalawa ang magtuturo sa kanya.
"What?" Gavin and Dexter uttered in chorus. Nagkatinginan silang dalawa tila ba iniisip na ginagaya nilang isa't isa? Rika laughs maniacally after hearing them and after seeing their reaction. "Balita ko, Dexter. Magaling ka sa kanatid. Ikaw naman, Gavin. Magaling kang humawak ng baril. Tama ba?" Natatawang gumamit ng baril ang kanyang asawa. Samantalang si Dexter naman, na-imagine na nakahiga sa kama si Agatha sa ilalim niya matapos ng laban nilang dalawa. Napatingin pa sa kanila si Richie. "These two idiots." Bulong niya bago tuluyang iwan ang dalawang abot tenga ang mga ngiti. Nang mahimasmasan si Gavin at Dexter, agad nilang binura ang mga ngiti sa kanilang labi. Inirapan ang isa't isa at nagunahan papuntang elevator. Pareha sila nang iniisip. Parehas nilang gustong puntahan si Agatha sa kanyang silid. Nang mauna si Gavin sa may elevator, dalas-dalas niyang pinindot ang 99th floor. Mabilis naman na pinigilan ni Dexter ang pagsara ng elevator, samantalang si Gavin naman pilit na inaalis sa mga braso ni Dexter na nakaipit pa sa elevator. Napapailing ang mga tauhan ni Richie sa dalawa. Ang iba naman hindi mapigilan ang kanilang pagtawa. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Sad ng isang tauhan ni Richie. Kapag naman nga kasing ganda, sexy at kasing talino ni Madam Agatha, eh talagang kahit ako'y makikipag-away, makuha lamang ang matamis na oo ni Madam. Pagsang-ay na isa pang tauhan ni Costa. Nang marinig ni na Dexter at Gavin ang bulungan, ay mabilis silang umalis sa may elevator patungo sa loob at tinignan na masama ang mga tauhan ni Richie. Mabilis naman nagsialisa ng mga ito. Muli na namang nagunahan ang dalawa patungo sa elevator. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.